ka dakilang biyayang pangako niya sinilay na sinamulang hangari ang tao ay tuksin upang siya ay makapili mapaghirap na Diyos natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyon. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis na
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadalasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad. At ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin ng pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa, at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata, at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ba kang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto kong maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinunod.
Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop. Kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan. At huwag mo pong itutulot na ako ay paghatian. Pamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang mga hinaing ng mga mag-aani na inyong inapi, nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao na siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa liig
at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ay naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang pumunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mo mamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa na pumunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti na pumasok ka sa karya ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Doon, hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Tayo'y pinagpala. Langit ang gantimpala. Tayo ay pinagpala. Langit ang gantimpala. Ngayong pinagdarasal nating linggo, ang mga marino at ang ating mga kababaeng Pilipino nagtatrabaho sa mga barko sa iba't ibang lugar sa mundo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Isa sa mga empleyado namin dito sa simbahan may ikinwento sa akin. Nung itong linggo lamang, gusto kong ibahagi sa inyo. Naalala nyo ba, bago magpandemya, na nagbabahay-bahay kami dito sa parokya natin, iniisa-isa natin yan. Nagkakasiksikan dito ang mga bahay. Alam po ninyo, binalaw natin, binisita natin ang bawat isa bago ang pandemya. Dinala natin ang mahal na Birhen ng Fatima, Black Rosary. At bago umalis ng tahanan, iniligay namin sa pintuan ang kabanal-banalang pangalan ni Jesus para proteksyon. Kaya makikita nyo dyan. Pumunta kayo, sinuyod natin yan sa mga pintuan nila. Ang pangalan ni Jesus ay H.S. Iligtas Jesus Sangkatauhan. Kinuwento nitong empleyado nito na may nabasa siyang aklat espiritual ni Padre Paul O'Sullivan, Order of Preachers. Ang pamagat ng libro, Mga Kababalaghan ng Banal na Pangalan. Sinabi, may salot sa Lisbon, Portugal, sa Europa, taon 1432 sa Ingles, 1432. Laganap ang epidemya, ang peste, ang salot, maraming namatay, maraming nagkasakit. May isang banal na tao, sinabi niya, ilagay ninyo sa inyong pintuan ang kabanal-banalang ngalan ni Jesus. At alam niyo ba ang nangyari? Ang mga may sakit gumaling, natigil ang peste dahil sa kapangyarihan ng ngalan ni Jesus. Ito'y kamakailang kinuwento. Sinabi ng aking empleyado, Father, sa ating parokya, bagamat tayo'y nakikiisa sa mga namatayan at sa mga maraming mga nagkasakit, nakikiisa po tayo, araw-araw nating ginawa. Sinabi ng empleyado namin, Father, mababa po ang kaso sa parokya natin. At nagpapasalamat
ang mga tao sapagkat naproteksyonan ng pangalan ni Jesus. Yan po, nagpapatotoo ako. Ngayon lang kong nalaman ito, nagpapasalamat ako. Dahil sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal na krus, sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Marcos, meron silang pinagtatalunan. Sinabi, merong isang tao dito, nagpapalayas ng demonyo sa ngalan ni Jesus. Pero hindi siya otorisado. Hindi nating kasamahan. Kaya pinagbawalan namin. Ano sabi ni Jesus? Huwag niyo siyang pagbawalan. Sapagkat sino man ang nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ko ay hindi agad kukontra sa atin. Sino ang hindi kumalaban sa atin ay pumapanig sa atin. Yan ang sabi ni Jesus, kaya huwag niyo siyang pagbawalan. Una, mga kapatid, hindi naman tayo kailangan na otorisado, na ordinahan, may formal na ritual. Ang mahalaga, ang sinsero na puso o sinserang puso na maglingkod, narinig ang salita galing kay Jesus, naniniwala sa Kanya, malalim ang personal na kaugnayan sa paniniwala niya, sa pagtitiwala niya. May mga bagamat sa sarili niya at nagtitiwala kay Jesus, sa ngalan ni Jesus, umalis ang masamang espiritu. Isang taong wagas, isang taong gustong sumunod, ang pagnanais niya ay dalisay. Kaya nakita ni Jesus, ito, ipagpatuloy po natin ang intensyong mabuti. Idugtong ko kagad ang pangalawang pagbasa, sulat kay Santiago. Ang nagpapakadisipulo kay Jesus, ang sumusunod kay Jesus, bagamat hindi otorisado, ang sinabi, huwag niyong kalimutan ang mga mahihirap, magkawang gawa. At sa diwa ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos, maging mabuting halimbawa po tayo. Maging inspirasyon po tayo. At kung meron tayong kasalanan, sa bahagi natin, iwaksin natin, putulin natin, dukutin natin, itapon natin. At wag maging sanhi ng iskandalo. Yan po ah. Kaya, ang taong sa ngalan ni Jesus gumagawa ng kabutihan, hindi po tayo pinagbabawalan. Ha? Ipagpatuloy ang dinamismo. Ipatibay itong pagnanasang paglingkuran ng dalisay si Jesus sa kanyang ngalan. Kailangan din sa atin na makipag-ugnayan o sa mga, kasi meron tayong sa simbahan istruktura, meron tayong hierarkiya, may mga otorisado. Kailangan po ito. Sumangguni naman tayo. Makipag-ugnayan naman tayo. Hindi po ito ayo na ako at si Jesus. Ha? Hindi po ito individual. Hindi po ito solo flight. Tayo po'y makipag-ugnayan sa pari, sa obispo, sa simbahan. At ipadama natin, umulat tayo. Father, ito po yung ginagawa ko. O sige, pagpatuloy mo yan. Ha? Makipag-ugnayan tayo. Kasi nga, idugtong ko yung unang pagbasa. Aklat ng Bilang,
sinabi dito. Kasi yung espiritu ni Moises ibinigay sa 70 matatanda, dumalo. Ito, kaya lang meron pong hindi nakadalo, matanda na. Si Eldad at si Medad. At yung mga dumalo, nagkaroon ng espiritu ng Panginoon. Yung mga hindi nakadalo dahil may dahilan, siguro alam nyo na, matanda na. Nabigyan din. Nagreklamo yung iba. Hindi naman sila presente dun. Wala naman sila dun. Bakit sila nabigyan? Katulad ng diwa ng Ebanghelyo, huwag nyo siyang pagbawalan. Hindi ba mas maganda yon? Mas maraming mga may espiritu ng Panginoon na napapalaganap ang kanyang kabutihan. Hindi ba mas maganda? Mas marami, mas maganda. Hindi ba? Yan, mga kapatid. Kaya, una, pagpatuloy ang sigla at magpakabanal. Pangalawa, may koordinasyon sa mga otorisado sa simbahan. At sinabi ni Jesus, sino man, dahil ikaw ay representante ni Jesus, sino man ang magbigay sa kumakatawan sa akin ng isang basong tubig, lalong-lalo na kung mainit, ng isang malamig na baso ng tubig, ako si Jesus ang pinapainom at gagantimpalaan. May gantimpala. Yan po, mga kapatid. Kaya pagpatuloy natin ang inisyatibo, ang kusang palo na maglingkod at magproklama sa ngalan ni Jesus. Tula na po tayo, gantimpala. Tayo'y pinagpala. Tayo'y magsimula. Alisin ang sala. Nasagib nga sila. Akayin si Lola, tulong sa ulila, sindi ng kandila, pag-ibig ang dala, Maria'y kilala, misa'y ala-ala, gabayan ng tala, mag-alay ng tula, awa ang pormula, layo sa pinsala, bigay na hiwala, Diyos ang gantimpala! Gantimpala, espelengi natin ang gantimpala. G-A-N-T-I-M-P-A-L-A. G, ginhawa, pakiulit. A, aliw. N, nagdiwang ang lahat. T, tahimik na batisan. Ay, iniligtas tayo ng santatlo. M, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. P, payapang pastulan. Payapang pastulan. A, anghel ay kasama. Anghel ay kasama. L, langit. Langit. A, huling letra, A, aleluya, ang awit. Aleluya, ang awit. Sa tulong ni Maria ni San Jose at mga sant ni Cosmas at Damian, mga santong sa araw na ito at mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque. San Roque. Matapos na 'yung pandemya, nawa po ipagpatuloy natin ang inisyatibo, ang sigla, ang dinamismo. Sumunod sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing,
nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, ng maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos tamang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang seafarers at mangingista, sampu ng kanilang mga pamilya, taimtim tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship for the Sea sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ng interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, ng mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hiluminawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming tinamaan ng COVID-19. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagpala naming Diyos, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Tulungan mo kaming magdamayan sa pamamagitan ng pagbabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha,
loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at itinawa ang siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral, sa pamumuhay namin araw-araw tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo, yung unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay ang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaprian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat na mayumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol, San Cosma, San Damian, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Yesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ng aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mapabilang sa kanya.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayon ipinahayag na ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kayo San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi namang may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanunod kayo narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilalahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angka nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may lakas na loob, utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at asalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangaral sa binyag na ikalang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayinin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.
pamatay niya.